Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang Unicode Mike Padua at babalik ulit tayo sa ating weather TV update ng ating website typhoon2000.com at ibigay po natin sa inyo ang special coverage ng bagyong si Enteng, isa na po siyang ganap na bagyo, tropical depression. At ito po ay naging bagyo kaninang umaga. At ito pong special coverage ay para sa ngayong gabi ng Sabado, Agosto 8, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com, ang unang website po sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Ngayon, umpisa natin ang update. Ito ang fast animation. So, nakita po natin yung LPA dati. Yan na po. Biglang kumapal yung kaulapan at isa na po siyang tropical depression at inasaan po ito maging ganap na tropical storm sa loob ng 24 oras habang ito po ay kikilos pa norte sa general direction po ng katimugan bahagi po ng isla ng Japan. At habang ito po ay umaakyat, meron naman po ditong isang namuong low pressure area sa kanluran po ng Kamaynilaan. Ito po si LPA 95W. Although hindi pa siya aktibo, babantayin po natin yan for possible development po bilang isang TD rin. At itong dalawang ito ay patuloy na hihikayat po ang hanging habagat. Nagbibigay po ng pabugsubugsong ulan na may makasamang pagkulog at pagidlat sa malaking bahagi po ng kanluran bahagi ng Visayas. Gayun din po sa may Mimaropa at sa kanluran bahagi po ng Katimugan Luzon, kasama po ang Metro Manila, Calabar Zone at sa kanluran bahagi rin po ng Central Luzon simula bukas. So inaasahan po ang mga pabugsubugsong ulan. Mag-ingat po sa mga pagbabaha dahil po medyo malalakas po ang mga ulan dahil itong habagat. At ito po yung zoom in satellite animation. Kitang-kita po natin na yun. Nandito po siya sa may tapat ng Santa Ana, Cagayan. At ito po ay unti-unti nang kumikilos panorte. At ito naman po yung isang LPA sa may kanluran po ng Central Luzon o Metro Manila. At itong dalawang ito ay patuloy po na maghihikayat po ng hanging habagat. At bibigay po ng mga malalakas na ulan on and off dito po sa may Palawan, kanluran bahagi po ng Kabisayaan, lalo na sa may Iloilo, Western Panay, at dito rin po sa Occidental Mindoro, at kanluran bahagi po ng Luzon, kasama po ang Zambales, Metro Manila at Calabar Zone. Ang iba pong mga ulap ay nakaka-affecto rin sa Kabikulan, itong habagat. Subalit ang mga pag-ulan ay posibleng early in the morning or late in the afternoon lamang po. So mag-ingat po sa mga pagbabaha na pwedeng idulot po itong habagat. At kung i-check natin yung infrared, kita po ninyo kung nasaan yung mabibigat na thunderstorms sa kasulguyan, kaka-affecto po sa Sulu Archipelago at Northern Palawan, itong mga thunderstorms na dala ng habagat at dito rin po sa may bahagi po ng Panay, kasama pong Iloilo, dahil common po yan, pag may habagat, talagang apektado po sila. Samantala, light to moderate na on and off rains naman po dito sa may kanluran bahagi po ng Katimugan Luzon at Gitnang Luzon. At dito rin po sa may kanluran bahagi po ng Occidental Mindoro. Samantala, ito po yung ating unang track kanina umaga since 24 hours lang po ang update natin. So bukas may panibago naman. Ito po ang pinapakitang track. So bukas ng umaga o hapon ay nasaan po itong lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility, habang ito po ay fina-forecast na bigla po itong tatapu na napakabilis sa bilis na 30 kph sa loob ng 24 hanggang 48 oras. So yan po ang magiging forecast ni Enteng. Madali lamang po ito sa ating lugar at posibleng bukas ng hapon nakalabas na po siya ng PAR. At ito po naman yung mga tracks galing po sa mga various computer models. Okay, at pinapakita po majority sa kanila ay lalabas po ng Philippine Area of Responsibility within the next 24 hours. At by 48 hours, ito po ay posibleng maglandfall dito po sa may bahagi po ng South Korea. At iyan po ang ating track, global tracks, okay, global model tracks, itong si Tropical Depression Enteng. Samantala, ito po yung ating graph set kanina, alas 5 hanggang bukas po ng linggo, alas 5 din. At kitang-kita po natin itong dalawang weather system, si Enteng at yung low pressure area, 95W, na hinihikayat po ang hanging habagat. Pinapalakas niya at habang ito po ay naka-embed sa tinatawag nating monsoon trough.
So yan po ang nagkukos ng mga pag-ulan sa kanlukan bahagi po ng Kabisayaan, Mimaropa, at dito po sa may Metro Manila at Calabar Zone kasama po ang Kabikulan. So yan po ang epekto po ng hanging habagat. At wala pa po tayong nakitang kasunod. So yan naman pong dalawang system na yan ang magbibigay po ng mga paglakas, at ito po ang magpapalakas nitong habagat, bigay po ng mga paulan sa kanlukan bahagi po ng ating bansa. At bago tayo magpaalam, ito ay ang latest na wind.com pressure, rain at wind forecast mula sa ECMWF. Bukas po ng hapon, nakalabas na po na PAR, ng PAR itong si Tropical Depression Enteng. At kikita po natin yung LPA ay medyo nagsimula na po siyang umakyat. At kitang-kita po dito ang efekto po ng habagat dito sa may bahagi po ng Occidental Mindoro, sa may kanlukan bahagi po ng Zambales, kasama ang Pangasinan at Ilocos Region. At kaya din po sa may area po ng Metro Manila at Calabar Zone, posibleng may mga pabugso-bugso rin ng ulan na may mga kasamang thunderstorms habang itong LPA ay unti-unti pong gagalaw papunta po sa norteng silangan. Okay? At pagdating po ng Monday ng hapon, kita po natin yung LPA ay nandito na po sa may bahagi po ng Bashi Channel, at patuloy pa rin yung efekto po ng hanging habagat na may mga pagkulog at pagkidlat sa kanluran bahagi po ng Luzon. Samantalang ibang parte po ng Visayas, Palawan at Mindanao ay magkakaroon po ng pagbuti ng panahon, although mga localized thunderstorms na lamang ang magbibigay po ng mga paulan sa bahagi dito ng ating bansa. Okay, so yan po ang ating special coverage, ang unang special coverage ng bagyong si Enteng. At babalik ulit tayo bukas upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa bagyong ito at yung isa pang LPA sa kanluran ng ating bansa. Mula sa typhoon2000.com, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat at happy weekend to all, at maraming salamat po sa pagpanood ninyo ng ating YouTube channel.